Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang pag-unbox ng ating Midea twin tub washing machine at kung paano ikabit ang mga paa nito at kung paano na rin ito gamitin. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ito na po yung Midea washing machine twin tub natin. So ayan, bubuksan na natin yan. Sa mga magbubukas pala nito, yung strap lang po yung tatanggalin. Pwede nyo na pong huwag putulin yan para magamit nyo pang tali sa box ninyo. So ito na po yung twin tub na washing machine natin. So ang nabili pala natin is 11 kilos, tapos may 1 year warranty parts and service, tapos 2 years na po yung motor niya. So ito po yung mga knob ng ating twin tub washing machine. So bubuksan na po natin, and may mga nagtatanong paano, bakit daw ganyan yung takip niya. Pwede lang po yung ilagay dito sa gilid or iikot niyo dito sa harap. Ganyan po, pwede nyong isabit lang. At ito po yung loob ng ating twin tub na washing machine. May takip na po siyang dryer, tapos may hose na po siyang kasama. At ganito na po yung pulsator niya, may malaki at may maliliit na apat. Andito naman tayo sa mga knob niya. Kung may nakikita ninyo, may apat na knob dyan. Yung una is wash timer. So mag-select kayo dyan kung ilang minutes ninyo gustong labhan yung mga damit ninyo. Pinakamataas dyan is 15 minutes po. At dito naman sa wash selector, pwede kayong pumili kung normal or heavy. Kung mga malalambot lang na mga damit at hindi naman masyadong mabigat, pwedeng normal lang. Pero pag medyo mabigat, heavy na kayo, kagaya ng mga pantalon ganyan or mga bedsheets ganyan, pwedeng heavy na kayo. And dito naman sa drain selector, pwede kayong pumili ng wash or rinse or drain. So kung magde-drain na kayo, i-select nyo lang po yung drain. At dito naman sa spin timer, may hanggang 5 minutes po yung timer ng spin ninyo. Advice lang po, kapag gumamit kayo ng spin timer or wash timer, huwag nyo na pong ibalik agad sa zero kung gusto nyo ninyong tapusin yung mga labada ninyo. Ma-advise ko sa inyo, bunutin nyo po yung saksakan kasi automatic naman pong babalik yung timer dyan sa washer at sa spin. Kasi mechanical po yan. Kahit walang kuryente, bumabalik yan. Basta huwag nyong pilitin na ibabalik sa zero kasi masisira yan. Hindi agad-agad, pero may darating ang panahon na masisira talaga yan kasi binabalik niyo yung timer sa zero kaagad. Dapat kusa lang siyang babalik. At next, punta na tayo dito sa dryer. Lalagay lang natin to sa loob. Then, i-open na natin kung ano ang meron sa spin dryer. So, ayan po. Tapos, so ito po yung laman ng ating dryer, guys. Dito, may styro. Tapos, sa ilalim, meron pa po yung mga paa ng ating washing machine. So ito po yung paa ng ating washing machine. So ilagay po natin to para maging mas matibay po ang paa ng ating washing machine and para mas madali ding ilipat kasi may mga gulong po ito. At meron din tayong makikitang manual dito sa loob. So basahin nyo na lang po yan kung medyo naguguluhan kayo at may warranty card din sa ilalim. At sa mga nagtataka, guys, bakit maliit yung dryer natin, kasi 11 kilos yung washer natin, pero yung dryer talaga hindi sila magkatulad, nasa 6 kilos lang po ito ang dryer. And ayun na nga, may 1 year parts in service na warranty and 2 years na sa motor yung warranty niya. At 11 kilos na rin to. By the way, guys, may 7 kilos, 8 kilos, 9, 11, 13 at 15 kilos pala po ang Midea na washing machine. By the way, guys, may water selector na din yan. Pwede kayo maglagay ng hose dito tapos mag-select kayo kung saan nyo gustong pa daluyin yung tubig. Pwedeng sa washer or sa spin dryer. Sa mga nagtatanong bakit daw ilalagay yung tubig doon sa spin dryer, nagda-dry yon. Pwede po kayong magbanlaw doon sa dryer kung nagsabon kayo sa washer tapos ilalagay ninyo sa dryer, pwede po yon. Pwede nyong iselect yung water doon para automatic pong tinatanggal nila yung sabon. And by the way, guys, dito pala sa likod makikita ninyo yung wash capacity 11 kilos, spin dryer capacity 6 kilos, power supply, wash rated power 400, spin power 135, tapos total power input 535.
Then maximum water pressure is 0.06 PA. Tapos grade of waterproof 1P by 4. Tapos sa mga nagtatanong kung paano daw kung may problema yung washing nila, pwede kayong tumawag sa Media Customer Care. Ito po yung nasa baba. So ngayon guys, tatanggalin na natin yung styro sa ilalim. So buhatin lang natin yan. Then pagka natanggal na, ikakabit natin yung paa. So ito pala yung paa ng ating washing machine. Then may mga screw bolt na din na kasama yan. So dito sobrang nahirapan ako kung paano ikabit, kaya hiniga ko na lang yung washing machine. So ganyan lang po pagkabit niyan. Yung may dalawang gulong guys, sa likod po yun ng washing machine. So yung walang gulong sa harap po. So ganyan lang, ilagay niyo yung screw. So pag okay na, dito naman tayo sa kabila. Ayan, lalagay lang natin, itutusok lang natin yan diyan. So ayan, pagkatapos na guys, dito naman tayo sa likod. Yung may gulong na yung ikakabit natin. Unang kabit ko, ginanyan ko guys. So mali po yan. So dapat yung gulong nasa likod po. Hindi po ganyan. Yung pinakalikod po dapat ganyan po. Yung tamang pagkabit niyan. So isasalpak ninyo. Then ilalagay niyo yung screw bolt dyan. So once pag nalagay na ninyo lahat, dito naman tayo sa kabila. So ayan, lalagay lang natin ng maayos yan para maging okay yung pagkakabit. So lumipat na ako sa kabila kasi nahirapan akong ikabit dito sa gilid. So ayan na, nakabit na natin. So okay na po yan. So ikakabit naman natin yung dito sa taas. Ganyan lang po guys, dapat parehas yung forma niya para hindi kayo maguluhan, di maging baliktad yung pagka kabit ninyo. So lalagay ninyo yung bolt dyan. At pagkatapos yung isa naman yung ikakabit natin. At panghuli yung may gulong sa likod. So ikakabit pa rin natin kagaya pa rin ng dati na pagkakabit. So ilagay pa rin natin yung screw bolt dyan. So pagkatapos nating malagay lahat, make sure lang po na matibay yung pagkalagay ninyo ng mga screw bolt. At ito namang drain hose. Kung nakikita nyo, nasa kanan yan. Kung pabor kayo sa kaliwa mag-drain, pwede nyong ilipat sa kaliwa yan. Ganyan lang po. Tanggalin nyo yung mga nakakabit dyan. Tapos nasa gitna po yung hose. Tapos pwede nyong ilipat na doon sa kaliwa. Ganyan lang po. Ilagay nyo lang po sa mga butas para malagay po sa bandang kaliwa yung drain ninyo. Pero pag nasa kanan na, huwag nyo na pong ulitin. Huwag nyo na pong ilipat. Pero pag nasa kaliwa, ilipat nyo po. Kung saan kayo banda, pwede nyo ilipat kahit saan nyo gusto yung drain hose ninyo. At patayuin na natin ang ating washing machine. So ganyan na po yung forma ng paa niya, yung gulong. So nasa pinakalikod po yung gulong para iganyan nyo lang po at mahihila na ninyo yung washing machine. Hindi na kailangan ng buong lakas. At by the way guys, ganito na po pala yung saksakan niya. So huwag nyo pong putulin yung ground. Bumili na lang po kayo ng adapter para ganyan na lang idiretso nyo ilagay yung saksakan. And saksak nyo na lang diretso sa mga saksakan ninyo dyan. So ayun na guys, try na natin paikutin yung washing machine natin. So on lang natin yung wash timer niya. So ganyan po yung ikot ng ating washing machine. So napakaganda ng ikot guys. Maganda rin yung resulta ng paglalaban niya. So hindi ako nagsisi na bumili ako nito. So mabilis na yun guys, pero kung gusto niyo mas mabilis pa, i-select niyo yung heavy. So mas matagal yung pag-ikot niya at mas malakas yung ikot. So na iikot talaga yung buong labahan ninyo. At ito naman yung spin timer. So maganda yung ikot niya, hindi maingay. Tahimik lang yung ikot guys. So napakaganda ng washing machine na to. At ito po pala yung filter niya. Sa pagtanggal niyan, idiin nyo na lang po yan para matanggal, pababa, ganyan. Diyan po masasala lahat ng mga dumi. Then sa paglinis, diyan po makikita yung dumi. Buksan nyo lang po yan. Then ganyan lang po, labhan nyo hanggang matanggal lahat ng mga dumi na nasala. Then sa pagbalik, ganyan lang idiin nyo. So pag nag-click yan, automatic na nabalik na po yan. So yun lang po guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.
And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!